Baklita! Same, same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mong sabihin radyo, sabihin mo! Radyo! Yan! At syempre sa mga hindi pa rin po nakakakilala sa amin, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Nadia Montenegro. Wow! 10 years from now. Hindi. Narnia, Montenegro. Pintuan. Hindi, layon yun, di ba? Oo. Bakit nagugulat ka? Di ba yun yung kasi Narnia? Oo, kasi kapag hindi ako nag-plunge. Oh. Hindi ka magiging BBM. Di ba si BBM ang tinaguri ang tigre ba? Oo. Nang norte? Nang norte. Ah. O, di ba? Hello, ako naman, po. Ang kitty ng San Juan. Ah, isa kang pusa. Oh. Pusa ka. Pusa ka. At kami pa rin ang baklita sa woo woo. Hoy, diba? Ako po si Tita Cora. Oh. Baka sabihin nila, ay si Miss Nadia nasa kanila. Hindi po. Nasa, oh, diba? Kaya naiiba-iba ng pangalan. Hindi na ilalim. Ah! Charot! Ah, ano ba? Charito Miranda. Ano ba? Tigilan mo na. Ano na? Ay, mamati muna tayo. Sige, go. Hello po sa lahat ng nakikinig sa atin sa ating Facebook Live. Correct. Oy, gusto ko batiin yung mga tagapateros, Mare. Ang dami daw nakatutok sa atin dyan. Oo. Hi sa inyong lahat. Padala naman kayo ng balot. Correct, di ba? At ikaw, kailan ka huling kumain ng balot? Parang 2 weeks ago. O diba, sa sobrang pagkatakam ko, naka-apat ako. Kasi doon sa inyo, paglabas, sa baba, meron talaga. Agad. Dami nga eh. Mm-mm. O diba? Pwede mong ibilin sa guard eh, yes, diba? Yes, diba? Sasabihin ko lang sa guard, guard, pakiakit yung balot. Diba? Eh, pag-akit, pag-akit yung guard, sasabihin mo nalang, haligyan sa luhan mo. Kainin natin ang balot. Ay! Na-beat-beat mo. O diba? Ay, sinis ka ba yung balot? Ay, masabaw yung balot. Kasi pagbukas mo na ba, ay, bakit yung balot? May. Masabaw. Ay, may buhok. Ay, ano yan, Pokemon? Ay, nako, saan mo pupunta to? Oo, batiin lang natin ang ano, ang... Binati ko ng tagapatero, ang dami ng sinabi. Si Miss Cathy Amos. O, oh, diba? Mare! Oh. Uwi na, oh. Di ba? Uwi na, Nay! Tama, uwi na, Mare, di ba? Ay, nako. Nakaka-miss din. Nag-enjoy siya sa Japan. Mm-mm. Di ba? Hi, Mare. Siya kay Gandang Kara, siya kay Lindsay, get well later. Oo, oh, get now. Well later. Kasi hindi natin alam kung kailan nila gustong gumaling na. Ngayon diba? Na. Na nakakaloka Diyos yun. Ko. Sa dami na, uy, sa mga ano mo, yung dumaranas din, of course, ng mga, alam mo yun, sipon, ubong ngayon, mag-iingat po kayo, di ba? Oo. Kasi kumbaga parang ito yung mga cough season. Oo. Diba? Kaya lagi mag-vitamins kayo everyday. At para baka siguro kayong malakas ang inyong resistensya, huwag kalilimutan mag MX3. Dahil ang MX3 ang tunay. Natural. At original. MX3. Mare, paalalahan na lang natin bago ako chumika ha. Yung ating mga papa drivers na habaan po ninyo ang inyong mga pasensya kasi medyo matraffic kanina. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ang MMDA ay nag-umpisa na silang magbaklas, Mare. Nung mga poster na ang lalaki. Ay, yung na mga gusto. Oo. Oh, oh. Napanood ko ngayon sa news, Mare. Oo. Oh, oh. Ang dami kaagad mga medyo lumabag sa panuntunan ng COMELEC. Lalo yung mga kandidatong, alam mo yun, na palakihan ng, yung palakihan ng ano, ng picture. Tarpaulin. Mm-mm. Pero alam mo yun, hindi natin malaman kung ganun din ba kalaki yung bibigay nilang serbisyo. Kaya nga. Para sa kanilang mga nasasakupa. Sabi kaya ko bold nga, wisely. Sabi ko nga, Mari, natulog lang ako pag gising ko, ang dami ng tapat at maaasahan. O, diba? May mga magpababago ka. Oo. At saka, Mare, ha, aminin mo, paglabas mo ng bahay niyo, dami nakangiti sa'yo. Oo, lahat yan, ginugood morning ka na dati, alam mo yun, inismid-ismirang ka. Oo. O, diba? Ngayon, pagkakataon natin. Diba? Kami kayo, naman. Boboto kayo ng nararapat. Correct. Huwag lang dahil sa, alam mo yun, dahil lang sa inyo itong katapat. Oo. Oh. At hindi dahil nagpalugaw si SK Chairman. Oo. At sila kagawad. Ay, anyway, Mare, ito na ang chika for today's video na hindi magugustuhan ni Chang Amin. Hindi magpapalugaw ito.
Diba? Kasi nga, Mari, diba, napag-usapan natin kahapon ang paglantad nitong si Abigail Rait. Dahil dun sa kanilang 15 years na naging, after 15 years, na eh, pamilya. Second family. Correct. Pamilya bang? Sige, sabihin natin. Pamilya dahil naanak ka niya. Eto, Mare. After 15 years ay lumantad nga siya. Hindi bilang legal na asawa, kundi dahil pangalawang, pangalawang pamilya nitong si Mr. Francis Magalona. Na nilalabas nito, Mare, yung balita or yung ano, yung pagbubunyag nito na may unfulfilled wish itong si Francis Magalona bago siya mawala. Which ay, ano pala? Which is yung makasama siya. Si Abigail? Oo. Yun daw yung pinalalabas nito. Ngayon, Mare, eto na ang chika for today's video. Akala ko yun na yung chika. Ay, hindi pa, Mare. Meron pa pala hindi pasabog. Ko kinaya yung pasabog dahil Aneka. Itong anak ni Francis Magalona, yung pangalawang anak niya, na si Frank Magalona, may nag-post kasi ng tungkol sa home wrecking. Gwapo. Ano? Huwag yung ipakita. Ay, namukha siya ni Pia. Actually. Diba? Nung asawa. Mm-mm. Huwag yung ipakita kapag nagsasalita yung bakla, nawawalan sa konsentrasyon. Bakit ayan. Daw? So, Mare, ayun na nga, may nag-post ng tungkol sa home wrecking sa ex na dating kilala bilang Twitter. At nilike, Mare, ng Frank Magalona. Kaya naman, Mare, kumalat sa social media yon. Kasi, Mare, ang dami naghihintay ng kanilang official na pahayag. Correct. Pero ni isa sa kanila, walang nagsasalita. Ni isa sa mga anak ni Francis. Tama naman. Pwera na lang sa cryptic post din ni Miss Pia Magalona. Post na? Mare, may post sa Instagram. Ang chika sa Instagram, Mare, ay tungkol, Mare, doon sa kanyang pagpo-post ng tungkol sa batas. RA 9003 na bawal sunugin ang mga dahon, mga basura sa likod bahay. Mare, ito ay nabigyan kahulugan ng mga netizen. Bawal sunugin. Mga dahon sa likod ng basura, di ba? Bawal daw yung pagsisiga. Ito yung tungkol sa batas na bawal. Pag-aalingasaw. Pero Mare, itong pakahulugan ng mga netizen. Pakahulugan ng mga netizen, ang binabanggit nitong bawal magsunog ay kung papaano mag-handle ng basura. Hindi, Mare, siguro yung sa RA sector na sinasabi niya, kaya niya sinight yun. Yung mga tipong dapat na hindi ka dapat kasi pag sinunog mo uusok, 'di ba? Aalingasaw. So bawal, ano 'yun? Air act ba tawag doon? 'Di ba? Yung mga ganun. Tama din, may kinalaman sa sa paglilinis ng sariling basura. Tapos eto nga, tignan mo nga. Mapakahulugan, 'di ba? Oo, makapahulugan, Mari. Ecological Solid Waste Management Act. Ayun na ito. Pinost ni Miss Pia. Segregation ng nabubulok sa di nabubulok. So, dapat alam mo kung saan ka lulugar? Oo. Ay, pa ganun ba? Sa pagkakaiba ng plastic sa di-plastic. Wala na. Sa mga materials na pwede mong i-recycle at hindi. So, yun yung pakahulugan, Mare, ng mga netizen. Hindi nga nagbigay ng direktang mensahe itong si Miss Pia tungkol sa pag-amin nitong si Abigail Rait o paglantad nitong si Abigail Rait. May cryptic post naman ito. Hindi, totoo naman. Kasi bilang legal wife, diba, ng yumaong. Actually, yun nga, diba, naibalita nga natin kahapon na aware naman siya sa existence nila. Kumbaga parang in-acknowledge naman na niya ng mahabang panahon na. Mare, dun pa lang, Mare, alam mo bang binabansagan na tong si Miss Pia ng martir? Diba? Nakakaawa naman yung tao. Hindi, ganun naman kasi talaga pagka talagang asawa ka na pinaglalaban mo yung pamilyang meron ka. Dahil hindi naman talaga may iwasan yan na magkaroon ng problema. Pero ikaw bilang babae, paano mo i-handle yun? And which, alam mo yun, si Miss Pia Magalona, pinakita lamang niya kung paano ang isang babae paano magsakripisyo, hindi lang para sa mga anak, kung hindi sa asawang minsang, alam mo yun, na nadapa, nagkamali. Diba? Grabe yung puso ni Miss Pia nung mapagpatawad. Diba? Mas pinili niyang alagaan si Mr. Francis M. Kesa makipaghiwalay. Correct. Tsaka para, alam mo yun, para pagtuunan sila ng pansin at during that time na yun, diba, may sakit na yung tao. Pero totoo kaya yun, Mare, yung sinasabi nitong si Abigail Rait na unfulfilled wish daw ni Francis Magalona na magkasama sila? Well, siguro. Sa kanya yun eh. Kwento niya yun. Kwento niya yun eh.
sabi nga sa kanta, kwento mo yan, masama ako dyan. Hindi kayo magaya ito, Mare, doon kay ano, kay Claudine Barreto. Di ba merong ano, umaamin dati na, na? May lumantad din na jowa daw di umano ni ano, ni Rico yan. Sino ba yon? Ay, yung Starlet. Ay, nako. Oh, yon. Tapos, di ba, binantaan siyang ididimanda. Wala, walang ano, wala rin kilalama kasi hindi pa naman sila pare-parehas legal na ano. Ito, pinag-uusapan natin, mga legal oh, wife. Oh, legal wife. Di ba? Ikaw ba, Mari, paano mo i-handle? Ano? Yung ganun. Kunwari, ikaw si Miss Pia. Oh. Tapos may umamin bilang siya daw ay nabuntis na anakan. Tapos, kasi Mari, ang daming natatapangan kay Abigail kasi di ba, lumantad. Oh. Hindi lang siya lumantad bilang original na asawa. Lumantad siya bilang pangalawa. Oh, oh. Di ba? Ang dami natatapangan na sabi nila ngayon yung mga netizen na iba na talaga yung mga ano ngayon ha, yung mga mistress. Oh, diba? Sila na yung talagang matapang na lumalantad. Diba na nakaka-unsyame, na nakakalungkot kasi after 15 years married, tsaka mong ilalantad. Oo nga. Pero kasi, gaya nang ibabalik ko, sasagutin ko yung tanong mo. Oh. Kung ako naman din yung legal wife, okay lang. Oh. As sa akin pa rin yung brand na legal wife ako. So kill them with kindness. Sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, ako ang mas may karapatan sa apelidong Magalona. Ganun yun. Diba? Ang kahit tapang! Kahit pa magmatapang ka, oo, sige, okay lang. Diba? Oo. Kasi, diba, aware naman din tayo dyan sa ganyan may mga, alam mo yun, other mga monkey business. Mm-mm. As long as umuwi pa rin sa akin gabi-gabi, ang asawa ko, ibig sabihin, ina-acknowledge niyang ako pa rin ang tunay na asawa. Na asawa. Ay! From the movie, The Legal Wife. Wow! Hindi, totoo naman yun. Kasi diba, para dun sa mga mag-aasawa, diba? As long as, kahit pa sabihin mong, alam mo yun, madaling araw siya lagi umuwi, andun pa rin yung act. Correct. Na inuuwian ka pa rin. Ibig sabihin, nire-respeto at ina-acknowledge na ikaw ang legal niyang asawa. Pero eto, Mare, ha? Legal kayang asawa itong si Lola Curbs. Ay, eto. Tatanungin natin niya. Lola Curbs, ano kaya banat mo dyan? Oo nga, Lola Curbs. Ano kaya yan? Ha? Ito ang Energy FM Super 25th year anniversary promo nationwide. Tunog! Pera! Alright! Nako na nakakaloka to the highest level, Lola Curbs. Ano naman ang mahiwagang tunog na dala-dala mo? Kaya nga, Mare. Diba? Nahulaan na kahapon, diba? Correct, anda ako. Sa kaninong programa? Sa programa nga ni ano? Ni Jim Shee. Ni Jim Shee. Jimbo and Sheena. Ngayon, Mare, ipaparinig naman natin sa kanila yung clue. Eto na, buksan lang inyong mga tenga, patahimik yan ang mga katabi, lakasan ang mga radyo para marinig nyo ng maayos. 1,000 pesos ang nag-iintay para sa tunog na ito. Horror house? Ano yun? Isa pa nga. Parang maganit na pinto. Oo, parang isa malas na. Hindi. Alam mo yun, parang tunog ng pagod na upuan. Dahil may naupong mabigat sa kanya. O kaya, ano, zipper ng matandang may UTI. Hindi. Hindi. Alam mo, mas maganda pa rin yung pagod na upuan. Na inupuan siya ng mabigat na tao. Aray ko naman. Ganyan-ganyan yung tunog ng upuan ngayon natin. Nakakaloka ano ka. Ano nga ulit? Okay, isa pa. Oh. Ano na? Ay. Alam mo yung istro, yung may ganun-ganun, yung may... Tapos pag... Hindi rin eh, ang haba ng tunog haba. Pero eto na, magbibigay tayo ng clue. Oo, ano ba yung clue natin, Ang clue na ito na dapat yung hulaan mamaya sa programa ni Kuya Chico. Doon kayo tatawag, ha? Oo. Lumalagitnir. Lumalangit-ngit? Oo. Lumalangit-ngit. Ay, ano ito? Ako? Katre. Hoy! Tapos,
lalagyan mo ng tuwalya sa dulo para hindi lumangit mo. Kaya lalagyan mo siya ng pangkalso. Ay! O eto na. Pwede rin hinahaplos. Oo. Oh, diba? Una, diba? Unang lumalangit-ngit. Mm. Pwedeng, pangalawa, pwedeng kalsuhan. Why? Bakit? Totoo naman ah. Oo. Diba? Tapos pangatlo, ano sabi mo? Dami. Ano sabi mo? Hinahaplos. Ah. Oo. Ano kaya yun? O siya, magpaalam na tayo, Mare. Well, may sayang mo. Gaya na sinabi namin, may mga clue na kami binigay na pwede niyong pag-isipan hanggang mamaya. Dahil mamayang gabi, ito ang pagkakataon yung tumawag sa programa ni Kuya Chico para sa ating tunog pera para sa araw ng Biyernes. Correct. Muli mo ako sa Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas. Woo, woo! At ang tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin, Radyo. Sabihin mo.